wala ng pag-asa. Tanongin mo yung katabi mo. Tanongin mo siya, ano ba? Ano ba? Yung pinipid mo. Ano yung pinipid mo? Sa isipan. Sa isipan mo. Chismis ba? Chismis. Ano ba yung pinipid natin sa ating pong mga isipan? You should be very careful, my dear brothers and sisters, kasi a healthy mind, ano po, kapag healthy ang ating pong isip, nagkakaroon tayo ng positive attitude. Nagkakaroon tayo ng positive attitude. Nagkakaroon na ng bombahan, ng mga gera, nagkakaroon sakit sa mundo. Pero kung healthy things ang pinifeed natin sa ating isipan, hindi tayo pinanghihinaan. Alam natin may gagawin mabuti ang Diyos. Ito lagi yung sabihin natin, okay lang yan, lilipas yan. God has a plan. Mabuti ang Diyos. Makakalipas tayo, makakaraos tayo. Hindi niyo po ba nababansin ang ating punong lingkod? He's very positive. Amen. Bakit? Kasi ito yung lagi niyang tinatanim sa kanyang isipan. At ito rin yung kanyang tinatanim sa kanyang kaluluwa at sa kanyang puso. Yung kabutihan ng Panginoon. Yung mabuting balita ng Panginoon. And that is why ito yung isinishare na kayo sa mga tao. Ito yung sinasabi at binibigas ng kanyang mga labi. Ano po kaya naniniwala ang ating punong lingkod na tapos na ang COVID? Bakit ganun siya kapositive mag-isip? Sa kabila ng reality na nangyayari, hindi niya dinedenay yung reality because he has hope. Meron siyang pananampalataya, meron siyang pag-asa sa ating Panginoon na may gagawing magandang bagay ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sakit mo ba ng ulo? Sakit mo ba ng ulo? Ang iyong asawa? Ang iyong asawa? Ano kaya ang sakit na? Siguro yung iba hindi naman ano. Yung mga may sakit ng ulo sa asawa po ninyo, mga kapatid, be positive, be hopeful. Maaaring pagsubok lamang yan sa inyo ng Panginoon para mas lalo kayong maging forgiving, maging mas, sabihin natin, maunawain. Tinuturuan kayo ng Panginoon na pahamain talaga at palawakin ng pasensya. At tinuturuan kayo ng Panginoon na talagang tunay na magmahal. Tunay na magmahal. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo tunay na magmahal, na nagmamahal, kundi tinuturuan tayo ng Panginoon na mas maging dalisay ang ating mga puso. Kasi sa pamamagitan ng mga challenges na ganyan, mas natuturuan tayo ng Panginoon na ito pala ang tamang pag-unawa. Ito pala ang tamang pagmamahal. Kaysa sa idea natin, noong una. Amen po ba? So, in order to maintain the balance sa ating buhay, kailangan pa kayo ng isip, ang puso at ang kaluluwa. No, ganun din ang ating katawan. Kailangan balansi ang pinapakain natin. Amen po ba? Amen. Amen po? Amen. So, nasabi nga ni Mary Sutherland, ano? Guard your heart and mind by filling them with God's word. Hold fast to the true meaning of following God and don't let go. Napakaganda, ano po? Sabi nga niya, bantayan natin ating puso at isip at punuin natin ito ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga, buhay. Amen. The word of God is living and active. Kung puro negatibo ang tinatanim mo sa puso at isip mo, madali kang mamamatay talaga kapatid. Madali kang tatanda. Madali kang manghihina. Pero kung salita ng Diyos ang tinatanim natin sa ating puso at isip, mabubuhayan tayo lagi ng loob. Amen. Amen po. Magaganap sa ating buhay yung pagiging asin at diwalag ng sanlibutan. Bakit? Sa kabila ng mga tao nawawala ng pag-asa, tayo ay na magbibigay ng pag-asa sa kanila. Amen po. We will influence them. Ayan. So, sa atin po nakikita mga kapatid ito, ang sarap tignan. Ang sarap tignan kapag mga healthy foods ang pinakain. Ano po? So yung mga nakikita nyo dyan sa likod, mga pagkain yan na nagbibigay ng nutrients. Ano po? Sa atin po katawan. So yan po ang kinakain ng mga taong balance ang kanilang katawan. Ang kanilang health, ang kanilang body. Kasi hindi nawawala ang gulay, hindi nawawala ang prutas. And harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Mula ngayon. Mula ngayon. Simulan mo na. Simulan mo na. Magkakain. Magkakain. Ng prutas. Ng prutas. At gulay. At gulay. Amen po ba? Amen. Ayan. So, mahina yung amen. Mahina yung amen. May mga tao ayaw ng okra. Ayaw ng tayo. Ayaw ng saluyot. Bakit madulas daw sa tila? Pero mga healthy mga magkani. Yes. Yung mga tao naman, nakahain na yung prutas, hindi ginagalan. Tamad magbalat. Ano po? So, my dear brothers and sisters, lahat ng mga bagay na ibigay sa atin ng Panginoon para gawin natin yung part natin sa ating sarili na maging healthy tayo. Ingatan naman tayo ni Lord. Ano po? But we should also take care of ourselves. Kailangan na maintain yung balance sa ating pong buhay. Ano po? Kapag mas medyo nagkakaedad na tayo, kailangan na rin siyempre ng supplement.
Hindi ko po sinabing maintenance, ha? Okay, men. So, kailangan natin ng vitamins. Kasi yung katawan natin, hindi na katulad yung bata tayo na madaling ma-absorb ang predators yung nutrients. At kapag nagkakainan na, amin natin sa ating sarili, kailangan ko lang ng vitamins. So, kailangan ko na uminom ng, ano, ng gatas. Amen po na. Amen. Para sa buto-buto. So, pangatlo, for us to maintain the balance sa ating pong buhay, ito po mahalaga. Ito po mahalaga, no? Yan. So, listen to God and listen also to yourself. What do I mean when I say listen to yourself? Kasi maaaring katulad na tayo ni Martha. Anong sabi ng Panginoon kay Martha? Lord, baka mo pwede mo sabihin sa kapatid ko na tulungan naman ako. Natusan pa si Lord. Hiyang-hiya naman si Lord. Inutusan pa niya ang ating pong Panginoon. So, kailangan mga kapatid, narinig natin ang ating sarili. Narinig at nauunawaan natin, lumalabas pala sa bibig ko ito. Kasi part ito ng self-assessment natin. Part ito ng pagsusuri natin sa ating pong mga sarili. Yung bang mga lumalabas sa aking bibig, nakalulugod ba magpakinggan? O yung mga lumalabas na lang sa aking bibig, mga nakakaasiwa ng pakinggan. Hindi na rin nagagalak ang mga kaibigan ko. Hindi na rin nagagalak ang ating Panginoon. So, listen to God and listen to yourself. Katulad ng ginawa ni Maria, sabi nga, ng Panginoon, ano? Mary has did the right thing. Ginawa ni Maria ang mas nakalulugod at mas tamang bagay. Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Alam naman po natin na ang ating pong Panginoon, siya ang salita na nagbibigay buhay. Amen. Every time na pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ang ating pong pinakikinggan. At kapag ito ang tinatanim natin sa ating pong mga puso, magiging mabuti ang magiging bunga, ano po, sa ating pong buhay. And so, listen to God and listen to yourself. Pakinggan natin ang ating mga sarili kapatid. Kapag ako ba'y nagsasalita, nabibless pa ba ang mga tao? Kapag ako ba'y nagsasalita, papuri ba at parangal ang nabalabas sa aking bibig? Papuri at parangal sa Panginoon po, no? Or puro na lang sa aking sarili? So let us be aware na po sa mga lumalabas na salita sa ating pong mga labi. Dahil maaaring may mga salita tayong binibitawan na hindi na pala nakalulugod sa ating Panginoon. Kapatid, hindi lahat ng bagay na nakakatawa ay nakakalugod sa Panginoon. Palagi natin tatandaan yan. Let us always be mindful of the things na lumalabas sa ating mga labi. Dahil maaaring nagiging dahilan yan para tayo ay magkasala at ang ibang tao ay magkasala rin. Amen po ba? Amen. Alam naman natin na mas masakit ang sasapitin ng taong pinagmumulan ng pagkakasala ng kanyang tao. Hello? Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Palakpak po ang mga tulog. Ha? May narinig akong palakpak. Palakpakan natin si Yahweh. Listen to your God and listen to God and listen to yourself. So, sabi sa Psalms chapter 85 verse 8, according to David, I will listen to what God the Lord says. He promises peace to His people, His faithful servants, but let them not turn to folly. Ano po? Ito yung pinangako ng Panginoon kasi sa bayang Israel. Pagkakalugan sila ng kapayapaan. So, itong si Haring David, alam niya at nasaksihan niya sa kanya sarili kung gano'ng kadakila si Yahweh. Kaya nga sabi niya, I will listen to what God the Lord will say. Ano man ang sasabihin ni Yahweh? Pakikinggan ko. Ano po, pakikinggan ko. And so, magiging reflection sa ating pong buhay, mga kapatid, kung talagang ang Panginoon ay nananahan sa ating puso. Kasi nga, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And so, kung ano lumalabas sa ating bibig, malamang, ito yung laman ng ating puso. Amen po ba? Yes. Kung ang Diyos ang laman ng ating puso, makakaasa tayo, makakita natin, manonotice natin sa ating mga sarili, malaki ang magiging pagbabago. Kung dati puro mura ay lumalabas sa ating bibig, ngayon puro pagmamahal na. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Kung dati puro palinira, palinisi, lumalabas sa ating labi, ngayon puro panalangi na sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Amen po. So ito po yung pangatlo. Ang pang-apat, dito tayo magtatapos. Ano po? Yeah. Exercise your body and spirit. So ang topic natin for this evening, ano? Maintaining the balance. Balance in your life. So, kapag ang katawan ng isang tao, palagi na lang nakatabay, walang ginagawa, mas madaling maestro. Alam niyo po ba yung sinasabi, galaw-galaw ba ka? Kasi nga, nagiging stable ang katawan.
hindi na-activate yung mga joints, yung mga ugat-ugat, hindi maayos na nadadaluyan ng dugo. Kasi nga, stable lang pala ginagawa. Ano? So, exercise your body and your spirit. So, hindi lang ang katawan natin ang dapat kumikilos, maging ang spirit din natin. I-exercise po natin para mamaintain yung pagiging healthy, nagiging balance. So, alam niyo po ba, mga kapatid, ano, yung tinatawag nating spiritual works of mercy? Batid po ba natin yan? Ay, hindi kayo familiar? Ayan. So, spiritual works of mercy, my dear brothers and sisters, ito po yung dapat ginagawa natin at pinwaresma. In-exercise natin ito. Ano po? Meron yan dalawa. Spiritual works of mercy and corporal works of mercy. Ito po yung pag-exercise ng ating pananampalataya. Ito po yung pag-exercise ng pagtulong sa kapwa dahil sa pagmamahal ng Panginoon na ating pong nararanasan. So, kabahagi po ng spiritual works of mercy, ano po, sabi nga kasi, exercise your body and your spirit. Ano po? So, by doing the spiritual works of mercy, we are exercising our faith. We are enacting or we are practicing our faith. Sinasabuhay natin ang ating pananampalataya. So, ano po ba yung mga nakapalob dyan sa spiritual works of mercy? So, nakikita naman po natin, ano, sabi nga dyan, ayan, so, ayan, forgiveness of others, willingly, ipapatawad. Sa baba po niyan, bear wrongs patiently. Sabihin, pagiging mapag-unawa. Opo. Tapos, ito sa baba, ayan. Opo. Admonish the sinner. Opo, pagtulong sa mga makasalanan na sila ay magsising. Ano po? Admonish, my dear brothers and sisters, hindi po pag-condemn. Ano po, sa mga makasalanan. Ano pa? So, instruct the ignorant. Pagbibigay ng kaalaman. Yung mga tao nga lang ngayon talagang mahilig maniwala sa mga fake news, hindi ba maintindihan? No? So, comfort for the sorrowful. Pagko-comfort sa mga tao na minighati, nalulungkot, mga nalulumbay. Ano po? So, counsel the doubtful. Mga doubtful, mga nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya, may mga tanong sa pananampalataya, tayo yung magka-counsel. So, ito po yung mga spiritual works of mercy. And lastly, ano po, pray for the living and the dead. One way to best exercise our spirit, our faith, is through prayers. So, pamamagitan po ng pananalangin. At sa ating po pananalangin, hindi lang sarili natin ang ating idinudulog sa Panginoon, kundi yung mga kapwa natin. Sabi nga, pray for the living and the dead. So, hindi lang tayo tuwing All Souls Day, ano po, nagpapamisa sa mga patay, ha? Kung may pagkakataon po tayo, makapagsisimba tayo, sikapin natin. Kung meron tayong mga kamag-anak na nawala na, isama natin sa pagpapamisa. Napakahalaga nun kasi kailangan nila yun. Amen po ba? Amen. Ay po ba'y gising pa? Amen. Magalakpak po ang mga tulog. Ay, matikta naman may pumalak po. Mag-check lang po tayo. So, ito yung muna. Ano po? Kasi nga, exercise our body and spirit eh. So, spiritual works of mercy. And then, nadako po tayo sa corporal works of mercy. Pag sinabing corporal, body, physical. Ano po? Body and physical. Ayan. So, ano po ba yung mga corporal works of mercy? Yung pagpapakain sa mga nagugutom. Pagbibigay ng inumin sa mga nauuhaw. Yung comfort for the sick. Yung pagbisita sa mga nasa ospital, mga kapatid. Lalo na yung mga matagal na walang bumibisita sa kanila. Ano po? Yung shelter for the homeless. Clothe the naked. Yung pagdadamit sa mga walang maisuot. Na po, pagbisita sa mga nasa kulungan. Naranasan niyo na po ba mag-outreach sa kulungan? Amen. So, sa mga nakaranas mag-outreach sa kulungan, sabi ko po sa inyo, no? And sa mga hindi pa pala nakapag-outreach sa kulungan, napakasaya. Lalo na tanggap kayo ng mga tao nandun. Na po, not thinking na mas makasalanan sila kasi nandun sila sa kalagayan, kundi nakita mo sa kanila na may pag-asa at gusto nilang magbago. Yun yung nakakatuwa dun, mga kapatid. Yun yung nakakagaan sa puso. Na nakikita yung mga tao na nakagawa ng matinding kasalanan, maaaring nakapatay sila, maaaring naging sanhi sila ng masunog yung mga bahay ng mga tao, pero nakikita mo sa kanila na gusto nilang magbagong buhay. Gusto nilang magbalik loob sa Panginoon. Ano po? So, corporal works of mercy, and lastly, bury the dead. Paglilibing sa mga patay. So, we can exercise our body and our spirit sa pamamagitan po ng corporal works of mercy and spiritual works of mercy. Ano po? So, itinuturo po sa atin yan. Ano po, sa Catechism of the Catholic Church. So kung hindi po natin alam yan, baka hindi tayo nakikinig sa mga pari kapag tinutulo yan. No, or baka natutulog tayo kapag misa. Ayan. So lastly, ano po, sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, work as if you were doing it for the Lord and not for the people.
Gagawin natin ito para sa Panginoon, hindi lang para sa mga tao. So as if we are offering this for the Lord, kahit na yung mga tao tinutulungan natin, isipin natin, we are doing it for the Lord. Kasi kapag tayo naparangalan,